Magandang hapon sa inyong lahat, mga suki naming tagapakinig sa ating programa. Muli po ay makakasama ninyo ang inyong lingkod, Kuya Peles, at makakasama ninyo sa loob ng kalahating oras at magpapasaya sa inyo. At syempre, kasama pa rin natin, mga kaibigan, ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga liham na napipili sa araw-araw. At ang liham nating napili, mga kaibigan, ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay na itatago lamang natin sa pangalang Jenny. Bueno, basahin na natin ang liham ni Jenny. Dear Kuya Peles, sana po ay nasa maganda kayong kalagayan, lalo na sa mga kasamahan ninyo yan. Isa rin po ako, Kuya, sa mga libu-libu ninyong tagapakinig sa inyong programa. At ang buong akala ko, Kuya, ay tagapakinig lamang ninyo ako. Yun pala, ay isa na rin po ako nahihingi ng payo. Ako nga po pala si Jenny, 20 taong gulang. May asawa at isang anak. Para malinaw sa inyo, Kuya, ang lahat, ay ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Grabe ka naman, Auntie. Namamalingki ka lang eh. Pinaligo mo na yata ang pabango. Ito naman, oh. Parang unti lang, ganyan ka na. Grabe ka naman. Diba ang bango mo? Hoy! Palingki yung pupuntahan mo, hindi party. Alam ko naman. Bakit ganyan ka? Siyempre naligo ako. Alam naman na wala man lamang akong ilagay sa katawan ko. Grabe ka. Ibig mong sabihin, Andy? Eh, huwag naman ganyan. Nasobrang amoy mo. Bakit? Ano bang amoy ko? Amoy formalin ba? Bakit? Sinabi ko ba na amoy formalin ka? Hindi nga, pero grabe ka naman kung makapagsabi sa akin, oh. Para nagbahil lang naman ng konti sa katawan. Ganyan ang sinasabi mo. Sige, uy, na, umalis ka na. Baga, bulok na yung isda na mabibili mo. Naku, huwag ka na mag-alala. Ibibili kita ng sariwang-sariwang galunggong para wala ka masabi. Yung paborito mo. At yung tahong na paborito ko din. Oh, bakit ka napangisi? Wala. Para napangiti lang eh. Ibig lang sabihin. Eh, parang gustong-gusto mo yung tahong eh. Eh, siyempre. Tahong ni Carlene eh. Paborito ko yan. Yan! Yang mga napapala mo sa kapapanood mo ng mga TikTok na yan. Tahong ni Carla. Umalis ka na nga! Ikaw naman, oh. Sige. Bye-bye you! Jede, nakasalubong ko ang asawa mo. Arang binata. Bakit ho, inay? Eh, daig pa yung babae na pampam. Muntik ko ngang awayin eh. Palingki lang ang pupuntahan eh. Nagpabango pa siya. Ay, aba, Jede, bantayan mo yung asawa mo. Baka may ibang babae yan. Subukan lang niya, inay. Kundi puputulan ko siya ng kaligayahan. Ay, naku. Ang mga lalaki talaga, oo. Hindi na nakuntinto sa iisa. Tulad ng itay mo noon. Ha! Ng babae yan noon! Ho? Si itay? May babae sila noon? Ay, abay, oo. Noong nagtatrabaho pa siya sa lumber. Papaano niyo sila nahuli, inay? Ay, ganyan siya noon kay Ande. Mahilig siya sa perfume. Kapag alam ko na may lakad siya, ay, nako! Naglalagay ng pabango yan. Ay, ang ginagawa ko, sinusundan ko yan. Ayun, nahuli ko din siya. Pumunta pala siya sa bar. Anong ginawa ninyo? Ay, dinapitan ko siya ng dahan-dahan.
Sinabunutan ko ang babaeng katibol niya. Yun pala, babae niya yan. Sinabunutan ko siya at ginudgod sa simento. Hayon, nagkagulo sa bar. Ay, mula noon, hindi na ng babae ang tatay mo. Grabe naman kayo, inay. Ay, kaya ikaw, pakiramdaman mo yung asawa mo. Lalo't may sura siya. Ay, nako, kawawa ka, Jeanie. Subukan lang niya, inay. Subukan lang niya. Bantayan mo nga ang asawa mo. Dahil ang mga lalaki ngayon, hindi na kuntento sa iisang babae. Papaano naman kasi ang laswa ng mga napapanood nila sa Facebook? Lalo na ang mga TikTok-TikTok na yan. Abay, kitang-kita ang mga bakat nilang tahong ni Carla. At ang samang pa niyan, inay, pati mga bata, natututo na rin manood ng mga TikTok na yan. Ang laswang panoorin! Pare, nag-iimbita si JR sa birthday ng anak niya bukas. Sama ka ba? Saan ba gagalamin, pare? Eh, doon mismo sa bahay nila, pare. Ano? Sama ka? Sige. Magpapaalam muna ko kay Mrs. Baka ayaw niya akong payagan eh. Ano? Para birthday lang? Eh, alam mo naman ang asawa ko, pare. Ganun yun. Aba, pare. Huwag mong sanayin ang asawa mo na andirin ka. Alam mo, ang asawa ko, kahit hindi na ako magpaalam, okay lang sa kanya. Eh, ang sagil lang naman kasi, pare. Para maiwasan ang away naming dalaw eh. Ayoko lang away. Sa bagay, tama ka dyan, pare. O paano, bukas, hihintayin tayo ni JR. Kaya huwag kang mawawala. May masasabi yun pag hindi ka pumunta. Oo, sige, basta. Basta, pupunta ko. Oh, sinabi mo yan, ha? Kita-kita tayo bukas doon. Sige, pare. Itay, may itatanong lang po ako sa inyo. Ano yun, anak? Kapag ang lalaki po ba na laging nagpapabango, posibleng ng bababae? Eh, bakit? Sino bang may sabi sa iyo niyan? Wala naman po. O, bakit mo naitanong naman sa akin? Ito kasing asawa ko, si Andy. Abay, hindi makakaalis ng bahay hanggat wala siyang pabango sa katawan. Eh, hindi naman lahat, anak. Eh, depende yan. Depende sa ano, itay? Alam mo, kapag laging nagpapabango ang isang lalaki, eh, hindi ibig sababihin yan, eh, nambababae na siya. Eh, may mga lalaking sadyang mahilig sa pabango. Laging may pabango ang asawa ko, kuya, sa tuwing siya ay umaalis ng bahay kahit sa palengke lang pupunta o kaya ay bibili lang sa tindahan ng mga kailangan namin. Hinala ko tuloy, kuya, ay may babae ang asawa ko. Minsan, kuya, ay may birthday sa aming lugar at inimbitahan siya. At ang hindi niya alam ay sinundan ko siya. At... Oh, taga. Aba. Isyak mo naman, pare. Kina mo naman uminom eh. Hindi. Ayos lang yan, pare. Tos tayo. Tos. Tos, pare. Ah.
Parang tumalab na tayong sipa ng kabayo. Ang hina mo namang minum, pare. Deg ka pa ni Main, oh. Siya nga naman, Kuya Andy. Kilalaki mong tao, eh. Ang hina mong uminom. sinasabi mo ay na akong uminom. Eh, kaya ko pa. Kaya ko pa. Kuya Andy, huwag kang mag-alala. Ihahatid ka namin sa bahay niyo. Hindi, kaya ko pang uminom. Siya tayo. Kaya ko pa. Kuya Andy, akong bahala sa'yo. Andy, sinong babae nito, ha? Siya ba ang babae mo, ha? Magpapaliwanag ako sa'yo. Hoy! Ikaw na babae ka, ha? Layuan mong asawa ko! Layuan mong asawa ko, ha? Pare, bitawan mo po yung asawa ko! Bitawan mo! Hindi, pinsan ni Billy yan! Nagkikidamin lang siya, kaya bitawan mo siya! Hindi mo kabit ito? Kaya pala, lagi kang nagpapabango? Dahil sa babae ito, ha? Aray, pinsan niya yan! Tama na! Naman, Jenny, nakakaya tuloy dun sa pinsan ni Billy. Gumawa ka pa ng eksena. Ganon. Ipinagtatanggol mo pa siya ngayon. Magsama kayo ng babaeng yon. Magsama kayo. Kaya pala, lagi kang may pabango sa katawan. Yan pala, may babae ka na. Visit ka! Hindi totoo yan, Jenny. Huwag ka nang magkaila. Amin mo na. Na babae mo yon, babae mo! Hindi nga sabi, pinsan ni Billy yun! Hoy! Hindi ka nakakintindi! Babaero! Kitang-kita ng dalawang mata ko na nilalambing ka ng babae niyong! Nakayakap pa siya sa iyo! Hindi siya yayakap ng ganon! Kung wala kayong relasyon na dalawa! Siyempre, lasing na siya, kaya ganon! Hindi! Babae mo yung babae na yon! Babae mo siya! Sinasabi ko na nga ba eh, masama ang kutob ko sa asawa mo. Yun pala, may babae na siya. Ay ngayon, hindi ako nagkamali. Inay, anong gagawin ko? Ano? Ang dapat sa mga ganyang klaseng lalaki, palayasin mo. Inay? Oo, palayasin mo siya para magtanda. Bakit? Nung mahuli niyo si Itay noon, pinalayas niyo din ba siya? Abay, siyempre. Pinalayas ko siya. Nasubukan niyang natulog sa labas ng bahay. Ha, pinapaksya ng mga lamok. Ganun po ba, inay? Oo. Pinalayas ko siya para magtanda. Jenny, ano bang ibig sabihin nito? Bakit mo inilagay sa bagang mga damit ko? Hindi mo ba alam ang ibig sabihin niyan? Pinalalayas na kita sa pamamahay ko. At magsama na kayo ng babae mo. Lumayas ka na. Hindi ka namin kailangan ng mga anak mo. Jenny, parang awa mo na. Wala akong ibang pupuntahan. Maawa ka sa akin, oh. Masakit ang ginawa mo ito sa akin, Andy. Hindi naman. Masakit. Hindi naman totoo na may babae ako, eh. Alam mo, nagkataon lang na nakipagjaming lang yung pinsan ni Billy na si Main. Pinsan niya yun, eh. Hindi ko siya babae. Ano ka ba? Lubuhin bang sarili mo? Kaya umalis ka na kung ayaw mong ipabarangay kita. Kung gusto mo,
Papupuntahin ko si Billy dito para siya nang magpaliwanag sa'yo. Malay ko, kung kinutsaba ka na niya, hindi na magbabago ang isip ko. Kaya umalis ka na! Umalis ka na! Kahit na anong pakiusap ng asawa ko, kuya, at nagmamakaawa, ay hindi ko siya pinakinggan. Pinalayas ko siya na dala-dala ang lahat ng mga damit niya. Tama po ba ang ginawa ko na pinalayas ko siya, kuya? Sana po ay matulungan niyo ako sa aking idinulog na problema. Lubos na gumagalang, Jenny. Abay, Jenny, ang lupit mo naman. Alam mo, sa palagay ko, nakuha ka lang sa sulsul ng nanay mo. Jenny na, alam mo, hindi porkit nahuli mo siya na nakipag-inuman na may nakaakbay na babae, hindi ibig sabihin na babae niya kaagad, na may relasyon silang dalawa. May, hindi man lang nakapagpaliwanag si Andy. Eh, nagpaliwanag man siya, hindi mo naman siya pinakinggan. Eh, sinabi naman niya sa'yo na pinsan ng kumpali niyang si Billy, yung babae, na nakisabay lang na nakipag-inuman. Aba, hindi naman masama na uminom ng alak yung mga babae. Maraming babae ngayon na manginginom na din at nakikihalo sa mga lalaki. Yan ay sa jaming-jaming lang na magkasayahan kapag may birthday naman. Alam mo kasi, kapag nasa impluensya na ng alak ang isang tao, yung hindi niya ginagawa, eh, nagagawa niya. Sabay, natatanggal yung hiya niya kung ano-ano lang ginagawa. At yun ang nangyari sa kanya. Biktima din siya ng maling akala. Kaya nang nakita mo. Hindi porkit nakaakba yung babae sa kanya, may relasyon na. Abay, kung wala yung nanay mo siguro, baka hindi na umabot sa ganyan na sitwasyon ang nangyari sa inyo ni Andy, na hindi mo siya pinaalis ng bahay ninyo. Abay, nagmakaawa naman siya sa'yo. Lumuhod pa siya, hindi mo man lang pinakinggan. Eh, one-sided ka kasi. Hindi ka marunong umintindi. Kung ano yung paniniwala mo, yun ang ginagawa mo. Ang pinakinggan mo kasi yung nanay mo. Hindi mo lang pinakinggan ang sinasabi ng asawa mo na nagmamakaawa sa'yo. Ay, isa pang basihan mo kasi kapag umaalis yung asawa mo na may pabango, nang inaala ka na kaagad. Alam mo, Jenny, may mga lalaking sadyang malinis sa katawan. Na hindi makaalis ng bahay kung hindi man lang nagpapahid ng kung ano sa katawan para lang mabango sa pangamoy ng ibang tao. Eh, sobra ka naman kung makapagselos para magpabango lang, magpahid ng kulon yung asawa mo. Mali na kagad ang iniisip mo. Diyan nagsisimula yung pag-aaway ng mag-asawa. Alam mo, Jenny, hindi pa huli ang lahat. Total, alam mo naman kung saan naroon si Andy. Abay, puntaan mo siya. Humingi ka ng tawad sa kanya. Para lang hindi kayo magkahiwalay. Abay, may anak na kayong isa. Mag-usap kayo ng maayos.
para lang siya bumalik sa'yo. At alam ko na kapag pinuntahan mo siya, babalik siya sa'yo. At isa pang masasabi ko sa'yo, huwag mong laging pinapakinggan niyang nanay mo. Siya lang sulsul sa'yo kung ano-ano. Ginagatungan ka pa. Kapag may sinasabi ka, sumasang-ayon ka agad. Alam ang magulang dapat pinapayuhan ng mga anak. Imbis na sabihin sa'yo na intindihin yung asawa mo sa kanya mga ginagawang ganyan. Hindi naman masama porkit nagpabango ka, may babae ka na. Abay, magpasalamat ka dahil malinis ang asawa mo. Ha? Hindi katulad ng iba kung ano-anong amoy. Lalo ni mga manginginom na yan. Yung asawa mo kasi talagang sadyang malinis sa katawan. Naintindihan mo ba? Yan lamang ang masasabi ko sa iyo na sana puntahan mo yung asawa mo at mag-usap kayo ng maayos para bumalik na siya sa inyo. Magkabalikan kayong dalawa. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.